Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Ngayong gabi, nag-usapan natin itong tungkol sa Leni, sa Senado, sa election sa 2025. Nung isang araw pa ito lumabas, Nung inanunsyo ni dating Senadora Laila De Lima na ang mga tatlong posibleng tumakbong kandidato ng Partido Liberal o ng oposisyon ay sina Bamakino, Chel Jokno at Kiko Pangilinan, tinanong ng media kung si Leni Robredo, bakit hindi kasama. So ang sagot ni dating Senadora Laila De Lima, kinakausap pa nila si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo ito. So ang tanong ngayon, posible nga kayang tumakbo si Leni Robredo sa 2025? Kung tatakbo siya, bakit tatakbo siyang senador? At kung hindi naman siya tatakbo, ano ang mga dahilan at posibleng hindi siya tumakbo bilang senador sa 2025? So yan po ang yan ang ating pag-usapan ngayon. Pag-usapan na rin natin, kung tumakbo siyang senador, ano ang chance niyang manalo? Yan. Maganda yung topic natin, ano? Yan ang bigyan natin ng paliwanag. Yan ang ating topic na i-discuss ngayon. So sige, pag-usapan natin yan mga kabunyog, yung ating topic na yan ngayong gabi. Ang usapin tungkol sa pagkandidato ni Leni Robredo sa Senado sa 2025. Raw isinasara ni dating Vice President Leni Robredo ang posibilidad na tumakbo siya bilang senador sa 2025. Ang partido naman niyang Liberal Party may tatlo na raw pambato sa senatorial race sa susunod na taon. Nasa frontline ng balita niyan, si Gio Robles. Higit isang taon bago ang midterm elections, kinukumbinsi na ng Partido Liberal si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa Senado sa 2025. Kinumpirma yan ang tagapagsalita ng partido na si dating Senador Laila De Lima sa forum ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Manila Hotel. We are still convincing VP Leni to also run under the same slate and maybe there's a higher or greater chance at success with the VP Leni leading the pack. Sa ngayon, may tatlong kandidato nang kinumpirma si De Lima na magiging bahagi ng initial senatorial slate ng Partido Liberal sa 2025. Sila ay sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bamakino, at human rights lawyer and advocate Chel Jokno. Wala pang pahayag ang tatlo kaugnay ng pagsabak muli nila sa senatorial race. Sa panig naman ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa anumang posibilidad si Robredo sa 2025 midterm elections. She's definitely thinking about it, and definitely yung mga pahayag ng mga aliado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon yan dun sa kanyang magiging desisyon for 2025. Sakaling tumakbo nga si Robredo sa Senado sa susunod na taon, may napipisil na kayang frontrunner ang Liberal Party. We have not seen an alternative. We don't know the situation in 2025 and also in 2028. Who is that alternative? Maybe para mag-decide na tumakbo. Kumbaga, ano ang consideration ni Leni, papayag siyang tumakbo sa 2025? Kung ako po, nasa Senado to, sa Senado. Kung akong tatanungin, kung si Leni ay magde-decide na tatakbong senador, ang magiging sa kanya niyan, consideration niya para siya mapaniwala na tumakbong senador, yun ay kailangan ng slate ng oposisyon ng isang malakas. Kumbaga na kung sa basketball kailangan ng team captain . Yung election kasi ng 2022, presidential and vice presidential elections yun. Ibig sabihin, ang naglilid ng pack ng mga kandidato sa Senado ay ang presidente at vice-presidente. Kumbaga, ang mga senador, kasama lang yan sa line-up ng presidente at vice-presidente.
ang pinaka nagli-lead ng PAC, unang grupo, ay ang kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente. Sa 2025 elections ng Senado, kailangan ang bawat team o line-up o slate o linyada ay mayroong magli-lead. Kung mahahati sa dalawa ang kampo ng Marcos Duterte, ang line-up ng administrasyon, ang mismong magli-lead niyan o mga kampanya niyan ay ang presidente. Kaya si Marcos, isisingit niya yan sa schedule niya, lalo sa mga major campaign sorties, magsasalitayan dyan si Marcos Jr., i-endorse niya ang kanyang mga kandidato. Kaya kung ang lineup ng administrasyon ay sina Abalos, sila Rimulya, tapos kung si Gibo tatakbo dyan sa lineup ng administrasyon, at kung makuha sila posibleng si Tulfo, si Erwin Tulfo, mag-lineup dyan sa slate ng administrasyon, ang mag-i-endorse mismo ng grupo na yan ay ang presidente ng Pilipinas. Ha? Ikakampanya yan ang presidente ng Pilipinas, si Marcos Jr. Ikakampanya niya yan. At magsasalita din dyan sigurado ang speaker. Si Romualdez, magsasalita yan sa mga rally na yan. Ibig sabihin, ang magli-lead ng lineup ng administrasyon ni Marcos ay sila Marcos mismo, sila Romualdez. Yan ang magiging ano niyan, mga ngampanya para dyan sa grupo na yan ng administrasyon. Ngayon naman, sa lineup naman ni Duterte, ngayon pa lang nakikita na natin mukhang ang mga kakandidato sa lineup ng administrasyon ng grupo nila Duterte, syempre si Bato, si Bongo, si Tolentino, mukhang si Amy Marcos dyan din sasama. Si Pia Quintano, di natin alam kung sasama doon sa lineup ni Marcos o dito kay Duterte. Kasi re-electionista rin si si Pia Quintano. Pero ang mga ngampanya niyan ng grupo na 'yan, si Sara Duterte sa kasi Digong mismo. Si Digong mismo. So, yung dalawang linyadang sinabi ko, yung linyada ng administrasyon ni Marcos, ang mga ngampanya ang magli-lead ay si Marcos at Romualdez. Yung grupo naman ni Duterte, ang magkangampanya niyan, si Duterte, Digong, si Sara, at si Arroyo, malamang dyan. Dyan yan, silang mga ngampanya niyan. Ang tanong, yung oposisyon ngayon, sino ang mag-lead? Sino ang mga ngampanya? Kailangan mayroong mangunguna dyan na malakas. At si VP Lenny lang talaga ang pwedeng mag-lead niyan. Unang-una, ang butong nakuha ni Lenny Robredo na 15 million noong elections ng 2022 ay dapat makuha para dito sa mga kandidato ng administrasyon. Sabi ni Rinaldo Balgos, nationalista si Pia, Aimee at iba pa. Totoo yan. Pero ang nationalista, makikikwalisyon yan. Ang tanong, saan makikipagkwalisyon ang nationalista ni Villar? Makikipagkoalisyon ba ito sa kay Marcos o makikipagkoalisyon ba ito kay Duterte? Yan yon. Kaya ang nationalista hindi yan mag-fill ng sariling lineup. Sasama yan yung nationalista party ni Villar. Kung si Aimee ang partido ay nationalista at saka si Pia, o kaya minsan hinahayaan ng nationalista ang mga miyembro nila mag-decide kung saan sasama. Pwedeng si Pia Cayetano ay sasama sa lineup ng Marcos, pero si Aimee ay sasama sa Duterte. Pwede yun. O kaya posible silang parehong sumama sa lineup ng Duterte. Yan yung ano. Ngayon, mga kabunyog, ang lineup ng oposisyon, dapat mayroong mag-lead sa kanila. So, ang pwede lang talagang mag-lead sa kanila na makaka-impluensya ng tao, si Lenny Robredo yan. Si Lenny Robredo. Kaya, kung tatakbo si Lenny senador, ang consideration dyan, bakit siya tatakbong senador? Para i-lead ang lineup ng oposisyon sa Senado. Yan yung pinaka-reason niya. Pangalawa, ikalawang reason, bakit kaya tatakbo siyang senado? Kasi, siya lang ang may chance ang lumusot dyan sa posibleng mga kandidato ng oposisyon. Ang malalakas lang dyan, Lenny Robredo, Kiko. Si Bam Aquino at saka si Chel Jokno, hahabulin pa.
Pero ang medyo malakas na halos sigurado talagang papasok, Lenny Robredo, sumisigunda si Kiko. Kung may lulusot mang isa sa lineup ng oposisyon, si Lenny Robredo yon. Kung may lulusot na dalawa, si Lenny at Kiko yon. O baka kayanin naman na lumusot yung apat. Kaya yan yung nakikita natin dyan, mga kabunyog. Kailangan ni Lenny tumakbo, una, para pangunahan ang lineup ng oposisyon. At pangalawa, kasi siya ang may malakas na chance ang lumusot sa oposisyon. Yan yung consideration niya. Pag hindi tumakbo si BP Lenny, ang kinakatakot ng oposisyon, baka matulad ito sa Ocho Diretso noong 2019. Kaya yan yung reality niyan, mga kabunyog. Kumbaga, anong sabi natin? Kung tatakbo si Lenny sa Senado, ano ang mga rason at tatakbo siyang senador? Ang unang rason, kailangan niyang pamunuan ang lineup ng oposisyon. At pangalawa, siya lang ang may pinakamalakas na tsansang pumasok sa oposisyon. Sa ranking ng mga papasok na galing sa oposisyon, si Lenny Robredo ang nangunguna, sumunod lang dyan si Kiko Pangilinan, sumunod na rin si Bam Aquino, si Chel Jokno, at ang iba pang oposisyon galing sa ibang grupo tulad ni Lux Spirito at saka ni Eric Colmenares. Pero ang may pinakamalakas na tsansa talaga, si Lenny Robredo. Kaya yan yung consideration dyan. Ngayon, bakit naman hindi siya tatakbong senador? O ito naman yung isang banda. Sabi ni Roberto Gianco, attorney, parang ang Duterte ang oposisyon ngayon. Wag tayong paluloko dyan, Robert Gianco. Si Duterte hindi yan oposisyon. Pareho sila, trapo, pareho sila, magkagrupo sila, unitive sila, kaya lang nag-aaway. Pero hindi ibig sabihin niya na oposisyon si Duterte. Ngayon, balik tayo dun sa tanong. Ano ang posibleng dahilan hindi tatakbong senador si Lenny Robredo? Ang pinaka-problema niyan, yung local politics. Yan ang pinaka-problema. Bakit? Kasi matagal na ang Camarines Sur, itong third district ng Camarines Sur at sa Canaga City, yan ang balwarte ng Robredo. Si Jesse Robredo dito nakilala sa Naga City. Nung nagsimula siyang maging mayor ng Naga noong 1988, sunod-sunod na yan, ang Robredo at ang tao niya, kung hindi man si Robredo mismo ang nagiging mayor o mayor dito, o congressman ng 3rd District, ay mga tao ni Jesse Robredo o ni Lenny Robredo. Tulad ngayon, ang nakaupong congressman ng 3rd District ng Camarines Sur, si Gabby Bordado, Lenny yan, Robredo yan. Ang nakaupong mayor ng Naga City ngayon, si Nelson Ligacion, nanalo yan dahil sa Robredo. Problema ito, sa 2025, ang nakaupo ngayong congressman dito sa 3rd District ng Camarines Sur, si Gabby Bordado, tapos na ang term niya. Ngayon, pag pumunta ka dito sa Camarines Sur ngayon, tad-tad ng poster yan, ng tarpaulin yan, ni Nonoy Magtoto. Itong Nonoy Magtoto na to, ang middle name nito ay Villaperte. Nonoy Villaperte Magtoto. First cousin ito nila El Rey Villaperte. So ibig sabihin, dahil marami ng tarpaulins dito sa 3rd District ng Camarines Sur, sasamantalahin ng Villaperte na yung 3rd District ay makuha nila ang pagkakongresista. Kasi limang distrito ang Camarines Sur. Ang first district ng Camarines Sur, tao na yan ang Villaperte. Ang second district ng Camarines Sur, ang congressman dyan, si El Rey Villaperte. Ang congressman ng fifth district, si Migs Villaperte, dati yan na governor, anak yan ni El Rey Villaperte. So ang gustong mangyari ng Villaperte, makuha nila ang third district. Ang problema ang third district, palwarte yan ng Robredo. Pero dahil tapos na si Gabby Bordado, kailangan may maghanap si Lenny ng panlaban sa Villaperte Magtoto. Wala pa siyang nakukuhang panlaban sa ngayon. Walang malakas na pangalang lumilitaw na ibabangga ay Villaperte Magtoto. Pag hindi si Lenny ang lumaban na congressman ng 3rd District, matatalo. Malaki ang posibilidad, matatalo. Kasi grabe ang pera ngayon ng Villaperte. Kaya tuwang-tuwa ang Villaperte na
tapos na ang termino nung incumbent na congressman na tao ng mga Robredo, si Gabby Bordado, maghahanap na ngayon ng panlaban. Kung ang ilalaban lang naman ng mga Robredo, ni Robredo sa pagka congressman nitong 3rd district ay pipitsugin, ilalampaso yan ni Nunoy Magtoto Villapuerte dahil sa pera. Mm. Pero kung si Leni ang lumaban dito sa Villapuerte Magtoto, ay malamang kahit mapera itong si Magtoto o Villapuerte Magtoto, tatalunin ito ni Leni Robredo. So si Leni Robredo lang ang pwedeng makatalo dito sa kandidatong Villapuerte Magtoto sa 3rd district. Ang isa pang problema ni Leni Robredo ngayon, ang Naga City, bagamat tao niya ang mayor dyan, last term ang mayor dyan, hindi na halos ngayon kasundo ni Robredo ang mayor. Kasi may mga ginagawa daw itong mayor na ito na hindi na ayon sa pamantayan ng Robredo. Yan ang mga balibalita sa Naga City. So gusto ni Leni Robredo, palitan na ang mayor ng Naga. Kung papalitan ng mayor ng Naga, lalabanan niya ito. So sa madaling sabi, medyo na mong problema si Leni. Local politics o national politics? Kung national politics, magsisenador siya. Kung local politics, either congressman siya o mayor ng Naga City. Actually, mabigat talaga ang desisyon ni Leni sa ngayon. Ha? Pero kasi sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, kung noong 2022 nag-decide si Lening tumakbong governor ng Camarines Sur, susuportahan sana siya ni Andaya, nila Dato Arroyo, at saka ni Puente Bella. Baka tinalo ni Leni Robredo ang Villapuerte sa governor. Kaya maalala nyo noon, mas importante, maraming nagtutulak noon kay Leni na tumakbong governor, lalo si Andaya, lalo ang Puente Bella. Tinutulak noon si Leni na mag-governor kasi siya lang ang makakatalo sa Villapuerte sa governor. Pero nag-decide nga si Leni na mag-presidente. So, natalo siya sa pagka-presidente. Oh. Ngayon, maraming nagsasabi, o sabi na kasi, dapat nag-governor na lang siya, sigurado pa. Yung presidente, mabigat talaga yun eh. Oh. So, ngayon na naman, may nalalagay na naman si Leni sa ganyang usapin. Tatakbo ba siyang Senado o tatakbo siya sa lokal? Pag lumaban siya sa Senado, baka mapabayaan niya na ang lokal, matalo yung kandidato niya sa pagka-congressman, manalo uli yung nakaupong mayor ng Naga na hindi nasabi ay hindi na sinusuportahan ni Leni, hindi na sila magkasundo ngayon. So ibig sabihin, yung Naga City at saka yung 3rd District ay mahahawakan na ng mga tao na hindi identified sa Robredo. Ah? Yan yung totoong nangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Ah? May mga nagsasabi rin, hindi, gobernador na lang ang takbuhan ni Leni Robredo para matalo niya si Villapuerte. Mahirap kung ang governor para kay Leni kasi malaking pera ang kailangan sa governor. Kahit pasabihin natin hindi mamimili ng boto si Leni Robredo, yung pag-ikot mo ng kampanya sa bawat lugar sa Camarines Sur bilang gobernador, ang laki-laki ng gagastusin niya dyan. Ah, sinong magpi-finance ng kampanya niya? Patay na si Nunoy Andaya. Wala na. Kaya hindi tatakbo si Lening governor sa tingin ko. Yung congressman naman, posible yan, tatakbo siyang congressman para hindi manalo. Para hindi manalo ang Villapuerte. Ang binabantayan kasi ng Robredo dito na hindi mahawakan ng Villapuerte ang lahat ng Camarines Sur. Tulad nga po ng nasabi ko sa inyo, ang gobernador dito sa Camarines Sur, mga Villapuerte yan. Ang first district ng Camarines Sur, hawak na ng Villapuerte kasi natalo na ang Andaya. Natalo na ang Andaya. Ang second district, ang congressman dyan, si El Rey Villapuerte na. Ang fifth district, Villapuerte pa rin. So dito tayo sa Naga City. Naga City, ang mayor dito ay dating tao yan ng Robredo. Kaya nga lang, ang sabi, hindi gusto daw ni Leni Robredo ang pamamalakad ng mayor na to. Hindi na raw sumusunod sa tamang pagpapatakbo ng local government. Kaya plano na ni Lening palitan ito. Nicky Boy Supicar, salamat ha, sa pag-send ng donations.
Pero ang makakatalo lang sa mayor na ito na nakaupo dito, si Lenny Robredo. Kaya may ugong-ugong dito na si Lenny Robredo tatakbong mayor. Para lang hindi na manalo uli itong mayor na to na hindi na daw pumapasa doon sa standard ng Robredo. Kumbaga ano na to eh, hindi na nagpapailalim sa direksyon ng Robredo eh. Kaya hindi nagugustuhan ni Lenny Robredo ito. Mahirap talaga ang side ni Lenny sa pagdidesisyon. Ang pinakamalalang mangyari kay Lenny, ang isa pang problema kasi ni Lenny sa Senado, ito. Kung totoo ang survey, kung totoo ang survey, si Lenny Robredo ay nasa 10, 11, 12, 13. Kung survey ang pagbibase niyan. Ngayon, kung nasa 10, 11, 12 ka, delikado ang lagay ni Lenny. Bakit delikado? Kasi kung siya lang ang pumapasok sa oposisyon at nagna-number 10, 11, 12 siya, ang daling i-operate yan ng kalaban. Ilalaglag yan para kahit sa pang-dosi hindi lumusot. Yan po ang totoo niyan. Yan yung totoo niyan. Kapag sa survey ngayon na si Lenny Robredo ay nasa 10, 11, 12, ano? Marihirap po yan kasi sabihin pa nating pumapasok siya sa pang-unsi, pang-dosi, pero kapag pinagalaw ng administrasyon ang makinarya nito, ang pera nito, kaya nitong i-operate na si Lenny ay malaglag kahit sa pang-dose. So kung hindi siya mananalo sa Senado na pang-dose, wala nang matitira sa kanya. Kasi hindi niya na mahahawakan ang Naga City, hindi na niya mahahawakan ang Kongreso, hindi niya rin siya senador. Mawawala na talaga completely si Lenny sa politika, sa ganyang takbo. Kung tumakbo naman siyang local, mayor ng Naga City or congressman ng 3rd District, kawawa ang lineup ng oposisyon. Sino ang magti-team captain dito? Yan yung ano, kailangan may matatag na magli-leader ng lineup ng oposisyon eh. Yan yung ano. Yan po mga kabunyog. Ha? Kay Sir Daniel, salamat ha. Yan po. Yan yung ano natin, yan yung bakit importanteng si Lenny Robredo ay makaupo pa rin sa gobyerno? Unang-una, kung siya pa rin ang pamatalakas na pambato ng oposisyon sa 2025 o 2028, dapat nasa politika siya, nasa pwesto siya sa 2025. Kung siya pa rin ang pinakamalakas na pwedeng pakandidatuhin ng oposisyon, pantapat Kisara Duterte, Romualdez Utulfo, dapat si Lenny Robredo ay nakaupo sa 2025. Ang problema, saan siya dapat tatakbo? Mayor ng Naga City? Congressman ng 3rd District ng Camarines Sur? O senador? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog.